panibagong araw naman. So, meron tayong panibagong adventure. Sa likod ko ay si Kuya Greg. So, alam niyo na, kapag si Kuya Greg Capiz nun yung kasama ko, ay andito ko sa Calubian o di kaya sa San Isidro, Leyte. So, ngayon, meron tayong i-explore na cave. So, cave and yung waterfalls. Tara na, sa masukal na kagubatan. Kasama namin yung local guide, si Mark. Uy, merong ano dito ah, coconut. Hindi naman gaano ka malayo yung pupuntahan natin. Mula doon sa jump off point sa may bahay ng ating local guide eh, siguro mga 10 to 15 minutes lang. Medyo madulas na mabato yung daanan dito. Papaba tayo. Dito yung ano, yung palayan. Sa ngayon, hindi pa ito naaaray kasi wala pang tubig. Ayan, dito tayo sa may sapa kung saan dito sa may unahan natin ay merong maliit na sapa-sapa. Dito tayo pupunta para ma-explore natin yung Kadlom Cave. Matatagpuan dito sa Sipio, Kadlom, sa Barangay Linao. Ayan. Sakop ng San Isidro, Leyte. Malamig yung tubig dito. Halos isang dipa lang yung lapad dito. Tabi-tabi apoy ha. So, malapit na tayo sa may entrance. Diyan tayo aakyat. Yat para mapasok natin yung cueva. Nakaakyat na kami dito sa itaas ng Kadlom Cave. Bago tayo pumasok dito, kinakailangan magtabi-tabi apoy muna tayo. Bawal tayong manggalaw ng kahit anong mayroon dito sa loob. Respetuhin natin kung anong mayroon dito. Harap na, pasokin na natin to. Cuarto. Spider. Tapos kay Silya nata. Tapos merong palaka. So ibig sabihin kapag merong mga hayop dito sa loob ng cueva, eh palatandaan na ang cueva ay buhay pa. Hindi naman masyadong malalim. Pa yung isa sa kabila. Gamay ra nang niya hang buwan. Oo, wala sa kabila. Mga tulang.
yung mga fruit eating bats. Malatanil to. So kinakailangan yumuko. Kasi medyo maliit yung area dito. Parang tunnel. Parang wala pa tayong na ano ng mga grupo ng mga kabiyan. Uy! Ngayon to ang pinakamalaki. Gaano ka hawa. Ang ganda pa rin. Mga maliliit na animay, parang mga suso. Yung dingding. Yan. Merong bilaon ng nyog, no? So, merong maliliit na kapya or kwaknit. So may kwarto-kwarto sila, yung mga maliliit iba lang, yung mga malalaki iba lang. Siguro iba rin yung mga babae at saka lalaki, no? Merong nyug. Ano
ang agian natin kanina na sapa, amag to, ang gamay. Last mga katropay, narating na natin yung pinaka bunganga. Dalawa yung butas. May entrance at saka exit. Ito magsisilbing entrance ng tubig papunta sa loob ng Kadlom Cave. Pwede rin dito mag-exit. Pwede rin doon sa pikas sa kabila mag-exit. Siguro 10 to 15 minutes yung exploration sa loob ng cave. Hindi siya gaano kahaba pero sulit naman. Dito sa labas nito ay merong mga tanim. Pabalik na tayo ngayon sa ating pinasukan kanina sa may entrance. Yung haba nito ay siguro mga 25 to 30 mga sinana. Kakaiba doon sa unahan yung parang jacuzzi, swimming pool ng mga yayamanin na tao. Medyo malalim niya part dito. Abot tuhod yung lalim. Sa ngayon, papalabas na tayo sa may kripa. Ito yung pinaka-entrance. Pwede din doon sa kabila maging entrance at saka exit. Kasi may dalawang butas dito. Medyo mataas-taas itong bahagi dito mga katropa. Ay, nakalabas na tayo sa ating pinuntahan na cueva. Huwag nating sirain ang likas na kagandahan ng cueva. Para sa susunod, meron pa tayong puntahan. At saka, balik-balikan. I-explore natin ngayon yung sapa dito.
Tingnan natin kung anong mayroon dito sa unahan. Shout out kay Pislat TV ng Cebu City, yung kaibigan ko. Shout out din kay Tami Surima, yung kaibigan ko from Haro, Leyte. Yung puno ng akasya. So kadalasan dito sa bayan ng San Isidro at saka Calubian, isa sa mga dominanteng punong kahoy ay yung akasya. So dapat kung pumunta tayo doon sa mga kuiba na yung kuiba na pinuntahan natin kanina, no, iano natin sa tamang oras at tamang panahon. Delikado doon kapag baha. Maganda pa rin yung mga rock formations, yun lang. Medyo merong mga kalat, mga dahon-dahon dyan sa iba ba. Yung first time namin pagkasama ni Kuya Greg doon sa may Acacia Falls. Pagitan sa Barangay Tuburan at saka Kawayanan. Halos buwis-buhay yung pagtalo ng mga naging katropa namin. Medyo malapit lang yung Acacia Falls mula dito sa may Kadlom. Papunta doon siguro mga less than 30 minutes lang. So, kapag malinis tong area dito, sarap paliguan dyan. Di ha magpa-slide. Walang dito. Tapos, mulusot dito sa pikas, sa bus. So, sa iba ba mayroong mga taniman ng palay, yung basakan ng palayan. Ito mga katropay, bali doon sa amin, ang tawag nito ay luunan. May mga kupras dyan. Mamaya, dito tayo dadaan, papauwi. Ito mga katropay, yung gamit na pang ukay. Sa mga hanap buhay ng mga locals dito ay yung pagkukupra. Pabalik na tayo. Kakahingal mag-adventure. May mga ano pa, nyug. Ito yung daanan mga katropa. Diyan mismo yung pinaka entrada papuntang cave. Nakatropa, nito tayo ngayon sa bahay mismo ng tour guide natin na si Mark. Maraming mga halaman dito. Hilig pala sa ano, sa halaman yung ano. Shoutout nga pala sa mga ansyano families. Maraming maraming salamat sa pa-souvenir. Buhok ni Maria. Ayan, maraming maraming salamat. Ay, ate. Rachel. Ayan, maraming maraming salamat. Shoutout kay Kuya Miguel. Jan. Kay Jan. Kay Erwin. Nagpapahinga sila dito. Yung kulang lang yung tagay, no? Asarap na pag-inglin na. Yung kulang. Sige, maraming maraming salamat sa opportunity na at least maraming nakilala. Going pa yung pagsiminto. Tapos dito naman, ililipopat puntang kaliwa para sa Kadlom Cake. Kasama ko pa rin yung kaibigan ko, si Kuya Greg. Ayan. Tara na!
Stop over muna tayo dito sa Barangay Tuktok, Leyte, Leyte. So na, pinuntahan ko na ito dito. Bibili tayo ng isa sa mga pinagmamalaki ng bayan ng Leyte, Leyte. Yung mga seafoods. Sa likod ko, makikita natin yung Leyte Bay. At saka yung Bakhaw, yung Mount Upaw. Or mas kilala din sa tawag na Serafica. May bahong dito. Isang sako ng bahong. Magkano yung isang mobil? 10 pesos bawat isang mobil ng bahong. Lokal na na sisi ay 120 pesos bawat isang bote. Tapos itong bahong, isang bote ay 100 pesos. Tapos dito naman merong isang balot ng bahong, 50 pesos. Along the highway lang dito sa Barangay Tuktok, Leyte, Leyte. So kung nais nyong bumili, punta kayo dito sa Barangay Tuktok at hanapin nyo yung isa sa mga masisipag na maglinis ng mga bahong, si Ate Nizel at saka si Ate Manilin. Yung mga masisipag dito, pera buyag, pera usog. Tate, bili ako dito nito. Pila? Tatlo. Tatlo na lang. Isang bote, ako lang kumakain nito. Masarap to kapag maraming limonsito ang ilagay. Tapos merong nilotong kamuting kahoy, parisa ng tuba. Yan, napakasarap. Hindi pwede delivery, no? Pick up na lang dito. Kasi busy araw-araw, no? Pick up nyo na lang. Sa online class. Ah, busy sa online class. Shoutout sa mga teachers ni Naisel. So, dito ko na lang tatapusin.